Magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Nandito naman tayo sa Georgia Vlogs. Pero bago pong lahat, palakpakan mo natin ang ating mga sarili mga kababayan. All right. Okay, ang tatalakayan natin ngayon ay digong, idinipinsa, kalayaan sa pamamahayag ng Banateros. Ang sayo po dito ni PRRD mga kababayan, ipinagtanggol ni dating Pangulong Duterte ang vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada na kilala bilang Banateros Brothers. Hinggil sa ginawang panayam sa mga ito sa isang kontrobersyal na dating opisyal ng gobyerno. Talagang ipinagtanggol niya talaga. Swerte naman sila Uli, Dada at saka si Banat Bay. Ang takapagtanggol nila isang former president. Yan po ang maganda. Ginawa ito ng dating Pangulo sa huling episode ng Gikan sa Masa sa Is Inimay Kamakailan Lamang. Ayon po sa dating Pangulo, ang kalayaan sa pamahayag ay isa sa marangal, haligi at demokrasya na dapat pangalagaan sa bansa. Binigyan din niya na sa ilalim ng demokrasya, mayroong mga karapatan na hindi dapat bawiin sa sinumang mamamahayag, kahit pa ito ay may kaugnayan sa anumang kasong legal. Sayo pa niya, ipinahayag niya ang kanyang suporta sa Banatero Brothers at binigyan din na walang hadlang sa kanilang karapatan na mag-interview at maglabas ng kanilang mga opinyon sa mga nangyayari sa lipunan. Naging bantog ang Banateros Brothers sa pagbibigay ng kanilang komentaryo ukol sa iba't ibang mga isyu sa bansa. Ayon pa ka sa dating Pangulo, kahit ang isang pugante o banyagang manunulat ay mayroong karapatan na maglabas ng kanilang mga opinyon na kinikilala bilang bahagi ng kalayaan sa pamamahayag. Ang sabi pa ni dating Pangulong Duterte, ang sinumang mataas na opisyal maging ang Pangulo ng Bansa ay hindi maaring ipa-contempt of court ang mga mamahayag dahil sa kanilang opinyon, lalo't ang mga ito ay haligi ng demokrasya. Ang pahayag po ng dating Pangulo ukol sa kalayaan sa pamahayag at pagtatanggol sa Banateros Brothers ay nagpapakita ng kanyang suporta sa prinsipyong ito na ang layunin ay mapanatili ang integridad ng demokrasya at karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga opinyon bagamat ito ay hinggil sa kontrobersyal na mga isyu. Yan po ang depensa ni dating Pangulong Duterte sa mga Banateros Brothers. So tama nga naman yan, freedom of speech. Tingnan natin mga kabayan kung anong mangyayari yan. Kung nakasuhan na nga ba yung mga Banateros Brothers or hindi pa. Subaybayan lang natin ang posibleng mangyari. So salamat again George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at siyempre pindutin ang notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po. Magandang araw.